He blessed God, let him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God. The thieves also which were crucified with him cast the same in his feet. Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, my God, why hast thou forsaken me? Salamat sa pagsalita ko ng mga buli ko. Palagi mo, Lord, we pray na magabay ni Lord. At mag-iingat, kaya kung mag-usap sa amin, kaya kung mag-iingat, Lord, may kinig. Makita namin po, Panginoon, ang hindi naluluma ang story, Lord, sa about your crucifixion, about your salvation. Dahil ito po yung puno ng aral. And for the beginners, for the new Christians, baby Christians, and even for the mature, umuha kami dito. So we pray na kayo po dito sa amin. And happy in this day we pray. Amen. Amen. Okay. Sasakta lang pala. Alam ko, malimutan ko na. Okay. So, naka-live kasi. Okay, so... Ito na po. Nung nakita ko po dito, napakaraming aral dito. So ako po ay... sa Mother Church, ako magbigyan mag-preach. Mga ilang beses ako, bata pa ako nun. Pero may asawa na ako ng aba. Mag-start ako mag-preach. So syempre, binibigilahan yung pastor dito. Yung mga, yan. Ano ba dito? Seven last words. So, binibigyan ako ng isa, dalawa, minsan. So, ang tagal na nun. Ang dami ko pa rin natututunan. Ngayon po, ang mag-focus tayo sa mga syempre relevant sa atin. At tapos tinitingnan mo, ang daming angal. So, tingnan natin, ha? So, dito na po tayo sa nakapangko na siya. Ang sabi ng tao sa kanya, actually, hindi naman lahat. Sabi lang dito yung iba. Okay, sabi dito, yung iba ay wagging their heads. Talaga, alam. Kumbaga, walang... yung pagtingin sa kanya, parang, alam niyo, sino ba sinasabihan natin ng lahat talaga to? Sino sinasabihan natin ng gano'n? Madalas. Makukulit na tayo. Makukulit, makulukulok. Pero di ba kahit yung mga ibang tao na kumari, nakita mo ng matino for how many years, tapos may nagsabi lang sa kanya ng mali, naniwala ka na. Di ba? Tapos sasabihin mo naman, sabi ko na nga ba eh. Di ba? Lungkot nun eh. No. Actually, ako naniwala ako, walang matino-matino sa atin lahat. Eh, di ba? Walang matino-matino na perfecto. Kaya itong attitude na to, nakala mo na pag sinabing ni Revive, talagang hindi lang putya yun eh. Talagang daming pinagsasabi niyan. Ano yung mga sinasabi niyan? Lokolo ka, bahan mo, buti nga sa'yo. Ano ba yung pag sinabing ni Revive? Diba? Inamuhian siya. Wagging their heads. So... halo-halo na eh. Ina-imagine ko ganun doon. Ina-imagine ko ang nangyari dito is yung mga tao na either naniniwala sa kanya dati o hindi talaga totally naniniwala or mga na-disillusion. Yung disillusion kasi parang dating naniniwala tapos ngayon na discourage. Kasi yun eh. Kala nila talagang katapos na lang ito. Hindi nila naintindihan lahat ng story. May palay planado na at may gagampanan yung kanyang kamatayan sa kaligtasan ng tao. Okay, so dito tayo sa, dito tayo natapos eh. So ito na sabi ng mga tao. And saying, thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Okay, parang nadaanan natin ito last time. Wala, hindi pa ba? Or, hindi, tama yun sa... yung wagging their heads lang nadaanan. Sige. So, anong makikita natin dito? Una, mali yung bintang sa kanya.
Okay? Natama yung... Nung ano kasi sinabi rin sa kanya ito ng trial, di ba? Yung naalala ko. Nung tinatry siya, isa sa mga sinabi sa kanya is, yun nga yung... Ngayon, sabi niya, sirain daw yung temple. Diba ba? Yan. So ngayon, napansin nyo ba, binablot up na naman nila yung bagay na yun. Ano ba mayroon sa temple? Kung maalala nyo sa Book of Jeremiah, isa sa mga binablot up ng mga Yudyo talaga, yung temple na naman. Okay? So ano ba mayroon sa temple? Kasi nga, outwardly, yung temple na nag-symbolize ng kanilang pagiging religiosity. Kahit mga church ngayon. Diba? Oh, ano bang, ano klase church kayo? Sabi ng iba, ba't kayo nimit sa bahay? Ano nimit kayo sa kung saan? Yung tanong yung church namin, napakalaki. Grabe, minsan tinitingnan ko yung ano, mga churches sa Europe. Talagang may restore pa rin na, lalaki. Kaya tinuturo, mali, ano ba yun? Tapos mga pumunta doon, niligtas. Tapos yung iba nga ngayon, nag-ordain na ng babae. Yung mga Methodist, ha, tsaka yung mga ibang protestante, napakalami. So, hindi yun ang hinahanap ng Diyos. So, pero sa Jeremiah nga, yun ang kanilang inaaral, dito ang templo ng Diyos eh. Hindi tayo masasakop. At nakita natin, mali sila doon dahil nasakop sila. Pagka natin last time yun, di ba? So, lumaban sila pero talo, wala, hindi nila kasama ang Diyos eh. Okay, ngayon, yung mga tao ngayon, itong tumula, sorry, sa panahon ng Panginoon, ganun din. Para bang ang binobot up nila lagi, yung galit sila dahil si Jesus na yan, sinabi, sisirain ang templo, sisirain ang templo. Makita siya. Una, wala ka bagay-bagay, bakit nila binobot up? So, dito tayo, panahon natin ngayon, so, kailan lang, ang mga kausap ko na naman, okay, so medyo na yung discussion. Kaya sa Facebook, hindi ka mabubusan na kausap eh. So, isa sa mga basic doctrine natin, siyempre, walang pastora na yan. Dito yung mga may nag-react kasi nakita ko yung mga tao doon. Marami yung Pentecostal eh. So, sa kanila, nasanay na sila ng ganun, pastora, kahit anong linaw sa Bible na keep the woman silent. Eh, hindi sinabi dyan, huwag lang maingay. Hindi sa babae na sinabi. Paano magpapastor yung pinapatahimik ang babae? Talagang hindi matanggap. Sabi naman ng isa, kaya sila sila lang pinapatahimik, hindi yung applicable sa atin ngayon. Kasi sila kasi madagdal mga taga-Corinthians. Nasaan na sa kayo? Nasaan nakita yun? Sa Bible. Eh, kaso sinabi rin sa Timothy naman, Titus, ang pastor lalaki, may asawa, mga anak. Hindi pwede sa babae. Kaso, he ruled his own house well. So, natanggapin ba natin yung mga, ano, mga under ngayon, mga under? Hindi na sa mundo. Tapos may sasagutan ng iba. So, gusto ko lang makita natin dito, yung mga tao, iba ang focus nila, I believe, siyempre, hindi aaminin nyo sa ganun eh. Ibig sabihin kasi, nasanay na sila, may church din sila, diba, may church, may Bible, may pastor, may leader, church na sila. Huwag mo sasabihin na, ano, mali kami. Yun yung pinaka-issue dun eh. Meron silang itinataas, pag sinabihan mong mali sila, galit. At hindi makipinig. So I believe ganito rin nangyayari dito eh. Binoblot up nila yung temple kasi nga galit sila sa Panginoon dahil mga feeling nila minaliit sila yung temple tsaka yung religion nila that time. So ganito din sa atin ngayon eh. Sino yung mga kalabang? Ang dami pinagsasabi sa akin. Ikaw! Post-prophet ka, post-teacher ka siguro. Baka ikaw yung post-teacher. Paano ka naging post-teacher? Ito yung sinabi ng Bible, ito sinabi ko, pareho kami. Ngayon again, hindi naman makasagot. Pero bakit itong mga tao ko hindi matanggap yung totoo? Kasi mas tinataas nila, mas importante sila. No? Pag may, pag puro praise the Lord ka lang, kasama mo sila. Pero pag nagtanong ka na, ano ba tuturo sa inyo? Ganyan. Pag tinuligsa mo na, kasi nga, mali naman talaga. Ano ka na? Ikaw na yung false prophet. Parang ganito rin. Napansin nyo, okay, ito yung lagi siya sabi sa mga CFP. Palibasa, yung mga kilala nating iba na ano,
ang only ko. Alam nyo ba na hindi sila na-offend sa CCF, PCF? Napansin nyo ba yun? Again, meron tayong, ano, meron tayong preaching dyan, alternative churches na dinagustay natin kung paano yung mga alternative churches, mga CCF, PCF na yan, yung DCF, yung fellowship. Na, actually, sumusunod sila yung pattern ni Lot. Okay? Which is, siguro, ligtas. Pero ang church kasi, hindi naman na yung church buo yan. Ah, hindi na yung ligtas ang church ang buuan. So, ang binigyan din natin doon yung compromise nila. So, ligtas siya, pero, yun, dami pero. Hindi siya righteous, backslider siya. Hindi mo gusto mabilong sa church na kinuhong pa na kay Lot. Okay, gusto mo ba yun? O sa faithful church ka, pinagpapala ng Diyos. Okay? So, pag tinuligsa mo sila ngayon, galit. Itong mga ito yung nakikita ko, galit sila, hindi sila, I believe. Nung nagtuturo ang Panginoon, wala lang silang masabi. Kasi nga, hindi pa panahon ng Panginoon na, alam mo na, deliver sa kamay ng mga Udyo. Hindi pa time. So, malakas yung ano niya, kapangyarihan niya, both on words and ito, miracles. So, hindi makalo ito, pero yung ibang nakikinig sa kanya, napapaisip na yan. Parang sa church din ngayon. Kung nakikita, ano bang katuruan ng Baptist? Kunwari, to-tolerate ka niya, pero huwag mong tuturo sa amin yan. Or huwag mong ano yung mga tao namin. Ang ano ngayon, ang labanan ngayon, ganun eh. Unahan, pag na-disipulo mo na yung iba, huwag muna itatouch yan. Ang ginagawa niya, tataniman niya kung ano-anong kamalian. Tapos, i-build up sila sa church. Magaling yung church natin, magaling. Pag may nagsabing mali-mali tayo, ang labi nila, nakanda na silang depensa nyo. Kahit mali. Yan ang labanan ngayon. Kaya walang ibang tatalo dyan kung di katotohan ng salita ng Diyos. Yung mga ngayon, yung mga tayo, yung mga tunay, yung gagawin mo. Masterin mo to. Yung salita ng Diyos. Dahil hindi tayo makikisakay sa kanilang methods. Ay, ganun pala ginawa nila. Pinasaya nila yung mga tao. At dahil masaya doon sa church, hindi nga alis yung sa church. Masaya eh. Hindi tayo ganun. Secondary sa atin yun. Ang gusto ko, maging masaya kayo dahil alam nyo una, ligtas kayo. Secondly, hindi kayo alis ng church na ito kasi alam mo, wala kang ipapalit dito. Dito ka lumaki, dito ka na-disciple, dito ka na-ligtas. Tapos walang ginagawang masama sa'yo yung church. Tuloy-tuloy lang, dito ka papapalain din. Parang sa Psalms 1, no? Saan ka pinagpala, parang ang halaman, diyan ka tinanim, tapos bubunutin mo sa bilalagay. Ano mo yari sa halaman na gano'n? Diba? Mamamatay mo, may pilayan, pero hindi na gano'n pala. Hindi ka gano'n mag-uugat talaga, katulad ng isang naitanim talaga. Okay? So yun ang nakita ko dito. Spirituality na pinag-uusapan, templo pa rin nasa utak. Kasi, dun sila binil, temple. Ewan kung yung sirahin niya. Blasphemy against the temple, pwede ba yun? Diba yung sinacharge sa kanya eh? Pwede ba black, Diyos ba yung temple? Hindi nga eh. Pero pag hinanapan mo siya, kahit nga pag-alala ka, blasphemy mo diba yung Diyos? Wala eh. Ang pinaka pwede na sabihin, siya ay Diyos. Yun, medyo parang maintindihan mo sila pag in-equate ni Jesus, kung talagang tao lang siya. Medyo blasphemy yun, kaso hindi nga rin. Dahil totoong Diyos siya. Amen? Amen. So, pansin nyo rito, ito yung mga challenge sa atin, nari, di ba? Pag ikaw ay against mo siya sa tao, ginagawa mo, challenge mo, inaasaw mo. So, alam natin, sa Panginoon, nakapako na. O, sige nga, bumaba ka nga dyan. Di ba? Sinong nagsasabing tama yun? Na... dapat talaga pinatunayan yan. Ang mga ba siya? So yung sabi nyo, pero dati mga pasok din sa utak ko yan dati. No? Pero nung naging malinaw sa akin, di ba, gamitin ko little station si Soriano. Kasi classic to eh. Doon may kita yung katangahan nitong si Soriano. Sabi ba naman ang tanong sa kanya, ang Diyos ba ay all-powerful? Takto yun eh. Eh lahat ng Baptist, yun ang tinuturo ko, omnipresent, omnipotent, and omniscient. Alam niya ba lahat? Hindi daw, kasi nagtanong eh. Malaki kalokohan, di ba? Pero yung gusto kong pasok dito, yung omnipotent. Kaya bang gawin lahat ng Diyos? Sabi ni Sariyan, hindi daw. Hindi siya marunong magsinungaling eh. Hindi niya kaya lahat. Nakita niya yung kalokohan doon. So, parang may tama, kasi hindi niya kaya.
magsinungaling, and therefore, hindi niya kaya lahat. Tama ba yun? Hindi ba kaya lahat gawin ng Diyos? Kaya. O kaya niya? Kaya. Kaya niya, hindi siya nagsinungaling. Kaya niya ba yun? Kaya, pero hindi ginagawa. Bakit niya hindi ginagawa? Kasi ayaw niya. Kailangan maintindihan natin yung pag sinabi kong kurari, like yung illustration of Brother James, hindi mo kayang ilibro eh. Poor ka eh, hindi mo kayang ilibro eh. Hindi kaya mo, sige nga ko. Ay, hindi ko kaya. Pero actually, kaya niya. Pero ayaw niya. Diba? Iba yun eh, iba yung kaya, iba yung ayaw. So pag naniwala siya doon, nabola ko siya doon, nagoyo ko siya doon. Diba? So hindi gano'n, so... Ganon din dito, bakit siya bababa sa cruise? Pag may miracle siya, ililigtas siya yung sarili niya, eh niya dapat niyang gawin, kailangan niyang mamatay. Nang walang kasalanan, sacrificially. Ba't niya bababa yung sarili niya? So, sinasabi ko ito kasi ang dami gumagawa rin sa atin. Nakakatulad na naman yun, again, yung sa pastora, sabi niya, wala naman sinabing bawal magpastora. Wala sinabing gano'n. So, dahil wala akong nakikita gano'n, pwede yun. Tama ba yun? Hindi na naman. Kasi bakit? Kasi ang dami nagpapahiwatig na so, mali. Una, hindi ka lalaki, hindi ka ruler ng own house mo. At sabi sa'yo, yung mga babae, magtahimik sa church. E, paano mong papasto mo? So it implies, hindi sinabi directly, pero ang lingaw din. Kung may utak ka, alam mo yung logic, step 1, step 2, step 3. If this, then therefore this, di ba? Paano ka magpapasto, hindi ka pwede magsalita? Di ba? So para sa kanila, hindi, wala sinabi na, bawal ang babae magpasto. Kasi logical lang yun eh. For, parang ganun din. Si Jesus ay hindi Diyos kasi hindi niya sinabi yun. Gusto ko makita sa Bible na sabi ni Jesus, ako ay Diyos. And therefore, pag walang ganun, kahit maraming ebidensya na tumanggap siya ng worship, ano pa, siya yung siyempre, I am the first and the last. Okay. There is no other rock than the Lord. Tapos later, siya yung the rock. So, I am the Father in one. So, sinasabi ko dito, may mga dapat tayong matutunan, especially kayo mga bata, na hindi kayo magiging pilosopo nga. Ano yung pilosopo, di ba? Ano yung ba yan? Kung sinabi ako yung nanay mo, huwag kang pilosopo nga. Alam nyo ba yan? Hindi pa. Kasi hindi kayo pilosopo. Minsan, pilosopo si David. Alam mo na yan? Pilosopo. Yung negative ba na pilosopo? Ibig sabihin, nagre-reason out ka pero sablay. Pilosopo ang tawag doon. Ano yung negative? Hindi yung negative. Ang negative doon, kunwari, yun. Ayun, madalas mo nga sabi. Tanong ka na rin lang. Sabi yun. Huwag ka maingay. Hindi ako maingay, tao ko. Mga ganon. May tama ka rin pero sablay dun sa context. Tsaka maingay ka nga pero tao ka pa rin. Pero ba't sasabihin mo, hindi ako maingay, tao ko. Iloso po ang tao nyo. So maraming ganyan sa tao, maraming ganyan sa buhay na dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan niya. Kasi itong mga tao to, kung naisip lang sana nila, ito, righteous person to, tapos namatay para sa atin. Ba't ko siya obligang ano, hahanapan ko siya ng isang bagay na hindi naman niya gagawin at pag hindi niya ginawa, sasabihin ko, oy, hindi ka Diyos, di ba? Ay, hindi mo kaya yan eh. Ano kayo sample natin kanina? Ngayon na nga, di ba? So, mali yung expectation mo, hindi dahil siguro loko-loko minsan, kasi ayaw mo talaga maniwala. Ayaw mo maniwala kaya hinahanapan mo siya ng bagay na hindi niya mamimit. Okay? Hindi lumalim tayo. Anyway, so hindi lang sila, hindi lang itong mga taong to, no? Especially chief priest, ang sabi yung mocking him with the scribes and the elders, ang dami nag-mock sa kanya. Kasi expected naman yun, paano sila naging successful na ang isang righteous person ay makundem. Kasi nagkuntsabahan na sila. So another lesson dito, hindi lahat na nakakundem ay may kasalanan. Okay? So, minsan pinagtulungan. At kung Kristiyano ka, minsan mararanasan mo yan.
least once. Pero maranasan mo yan. Paparamdam ng ibang tao sa'yo, pag kahit righteous ka, nakita nila, wala tayong may bato dito, di, pag-isa natin. O sige, righteous ka ka, pero magkakaibigan mo kayo, wala kang kaibigan. Nag-uumpis sa mga bata eh. Bata pa, mga bata, mga tao, politiko na. Lalo pag laki-laki na yan, yan, sa mga higher-ups, sa mga position na yan, mga taas, eh, lalo na yan. Diyan sila nag-master. Hindi nyo pa alam. Okay? So, tinanong lang yun, he saved others, himself, he cannot save. Okay? So, alam nila, meron silang knowledge, na itong tao ko, nagliligtas to. Yung bulag, nakakita. So, sabihin, may anakin yung pero, anong ginagawa nila sa sarili na dito? Dinidisregard nila yung, parang kanina, yung Soriano, dinidisregard nila yung katotohanan na pwedeng mamili actually yung tao, si Jesus. Pwede siyang mamili na hindi niya gawin yung gusto nilang gawin nila. Naintindihan niyo mo yun? Na, ba't kaya pa hindi niya iligtas yung sarili niya kung umubuhay siya ng patay? Kaya niya definitely iligtas yung sarili niya, pero hindi niya ginawa. Pero yun ang hindi nila nakita, idol, hindi nila nakita yun yung ayaw nilang i-regard. At yun ang kabaliktaran natin, dapat tayo i-regard natin, tuklasin natin, bakit ang Panginoon kaya niligtas yung sarili niya, hindi niya niligtas yung sarili niya. Yun ang inisipin natin. At pag inisip mo yun, maintindihan mo ang kalooban ng Diyos, I believe. Nangunta si Paul, binabasa ko si Paul, talingin mo naman, saan niya nakuha yun? Saan niya na-derive yun? Bata ko siya, binabasa ko yung mga sinabi niya. Pero para naiintindihan ko rin, tapos ina-explain niya. Pero kasi pag tinignan mo dito, madi-derive mo talaga yun. Ba't niya niniligtas sa sarili niya? Walang ibang dahilan, kaya niya ligtas sa sarili niya, kaya niya hindi magpailalim doon, no? Patayin niya lahat yung mga Judyo Romans. Hindi niya ginawa kasi meron siyang bagay na ina-accomplish nung mga time na yon. At yun nga yung mga nangyayari natin sa letters ni Paul para iligtas tayo. Walang ibang paraan. Kailangan may mamatay, kailangan magsakripisyo, ang Diyos ay banal, hindi pwede sa kanyang kasalanan. Sino magbabayad nun? Kung binahal niya tayo, siya magbabayad nun. Binayaran niya ng anak niya, yung anak niya na matay, pwede na tayong maligtas, pero hindi automatic lang ligtas. Yung mga nagsitagap lang sa kanya. So, hindi mo madi-derive yun kung hindi mo i-consider yung iniisip ng Panginoon sa mga bagay na ito. Ba't di siya bumaba? Okay? Pero again, makikita dito yung mga ibang tao, hindi kinonsider yun. Sana man lang, nag-postman lang sila, ito yung kilala ko bumuhay ng patay, ba't di niya kaya iligtas? Ba't hindi niya iligtas sa sarili niya? Yun ang tanong. Okay? If he be the king of Israel, let him now come down from the cross and he will believe him. So yun na yun, sinabi ko. Nagseset sila ng expectation sa kanya, ng kondisyon. Okay, maniniwala ako siya kung, okay, tingnan nyo yung sabihin, sila yung nagseset ng requirement sa Diyos, which is mali. Okay, mga bata, gano'n, itong mga bata nila, gano'n din. Tinga bata eh. Hindi ako mag-aaral! Pag hindi ako naku-computer. Sabi ng nanay mo, mag-aaral ka muna, tingnan natin kung may oras pa, pwede ka mag-computer. Makita mo yan. Hindi ikaw magsesit ng kondisyon sa magulang mo. Kasi yung magulang mo nakakaalam eh. Diba? Nang mas makakabuti sa'yo. Eh kung sobrang tigas ng ulo mo, sobrang tigas ng puso mo, ako magsisip, pag hindi ako, hindi ako mag-aaral. Sino napasama doon? Diba? So, ganito rin yung mga to. Hindi ako maniniwala kung hindi mo gagawin to. Wala ka naman magsampit ng Diyos sa'yo. So, nakita niyo yung problema nila. Kaya hindi sila maniwala kasi sila yung nag-set. Ang tingin nila sa Diyos, pwede nila pasunod eh. Which is mali, hindi magsasabit sa'yo ang Diyos. Diyos nga siya. Kaya nga tayo na nambalatay sa Panginoon, nakita natin yun. Tayong dapat sumunod, hindi ang Diyos susunod sa atin. Okay? So, hindi pa tapos yung sabi nito, he trusted in God, let him deliver him now. So, dinamay na ang Diyos. If he will
have him, if he will have him, for he said, I am the Son of God. So again, alam nila, na-claim ng Panginoon, siya ang anak ng Diyos, okay? So ang ginagawa nitong mga taong to, linalagay sa kanyang balikat kay Jesus, yung, again, yung, ano, lahat ng bagay. Parang Calvinist, naalala ko pero Calvinist. Diba? Ah, pag hindi ako naniwala sa'yo, kasalanan mo kasi hindi mo ako in-enable. Hindi mo binigyan ng faith. Kaya napaka-delikado yung Calvinist na yun. Sisihin mo ang Diyos kasi hindi ka binigyan ng faith eh. Mali eh. So ganito ginagawa nila, hindi ako maniniwala sa'yo kasi ano eh. Oh, iligtas ka ng Diyos kasi nagtiwala ka sa Diyos. The thieves also which crucified him with him cast the same in his teeth. So ano yung in his teeth? Yan yung inisip ko pa kanina. Pero again, ano yan? Figure of speech. Ibig sabihin lang, talaga sa mukha niya siguro. No? Inulit pa yung sinabi nila sa baba, pati sila, ganun. So again, hinto tayo doon. Bakit kaya? Sa halip na problemahin na lang nila yung nakapako na sila, ba't nila kailangan gawin yun? Diba? The same reason sinabi ko siya kanina, galit sila dito sa righteous person. At sinong galit sa righteous person? Mga wicked, mga unrighteous, diba? Yun ang sinabi ng Bible. Example, si Cain at Abel. Bakit siya, ba't niya pinatay si ano? Si Abel. Because his own works were wicked, were evil. Okay? Tandaan niyo, huwag kayong magugulat. Sa isang crowd, doon ako, pag nag-upin siya, alam mo na eh. Pag may nag-react doon, at, alam mo na, siya yung pinaka-upos, yung mga medyo hindi ganun ka-wicked, hindi yung mag-upos, sa may pinip lang. Aamin nila sa radio na, baka hindi ko alam yan. Pero pag may nag-upos, later, mahilalaman mo yung taong yun, malamang sa hindi. Napaka-wicked ng taong yun. Kasi siya yung alam niya, siya yung tinatamaan yung presensya mo pa lang eh. Ba't ka nag-preach? Kaligtasan ba? Diba? Hindi mo matitiyak yan kasi ikaw hindi ka tiyak. Ba't ka nagre-react? Kasi ikaw, nagtutuno-tuno ka rin, hindi ka lang pala sigurado. Talaga, sapul ka. Kasi ikaw yung dami yung example eh. Wicked ka, false teacher ka. So magre-react yan, nagre-react yan, mga tanyo. Kaya dito, I believe, ganun din ng mga to. Though sa ibang gospel, di ba yung isa nagsisi? Yung nasa nanampalataya. Ngayon, so tapusin natin to dito. Hindi, maaga pa. Okay, so ano nangyari? So, ayun yung pag-aaral natin sa mga response ng mga tao. Okay, hindi ko tayo muna sa sarili ko. 15 minutes pa lang. So, yun na yung mga natutunan natin ha, sa response sa mga tao. Ngayon, may ano dito, narrative. Now, from the 6th hour, there was darkness over all the land unto the night hour. So, anong oras ulit yung 6th hour? Alas? 6th hour po sa kanila is alas 12. Kung isimula sila ng alas 6, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, alas 12 ng tanghali yan. Hanggang alas 3, night hour. Okay? And about the night hour, so malapit na mag-night hour, sabi, and Jesus cried the loud voice saying, Eli, Eli, or Eli, Eli, hindi natin alam kung saan kung ano yan, Eli, Eli naman sa baktani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? So ano makikita natin dito, napakarami. So, i-address mo natin yung negative. Kasi sinasabi ng iba, ah, yan ay katunayan na si Kristo ay hindi Diyos. Bakit? Kasi tawag ko sa Ama ay Diyos. Therefore, hindi siya Diyos. Okay, bali yun. So, hindi ibig sabihin meron kang Diyos, hindi ka na Diyos. Actually, sa kanila lang nangyayari yun. Totoo sa kanila yun. Siya ay anak ng Diyos, ano siya? Hindi siya ay Diyos. Hindi naman siya katulad natin na nagpalataya tayo, in-adapt tayo na anak ng Diyos. Hindi siya ganun. Siya ay from the beginning with God. Okay, so hindi necessarily tama yung sinasabi nila.
Iba naman, nasabi naman, ang Diyos ay isa. Okay? So, totoo siya, nagkakaisa sila, pero hindi siya isang-isa na wala na silang distinction. Okay? Again, another point yan, ha? So, kaya kalokohan yung oneness. So, sabi nila, ang Diyos ay tumawag sa sarili niya, ba't mo ako iniwan? Ba't ko iniwan ang sarili ko? Okay? Hindi, that doesn't make sense, di ba? So, kaya Trinity tayo, ibig sabihin, three person, one God in three person. So, ang Diyos Anak ay tumatawag ngayon sa Diyos Ama. At ang Diyos Ama ay pansamantala iniwanan ng Panginoon kasi nga, namatay siya eh. Bodily. Okay? So, yun lang yan. Ito yung gusto ko pang sabihin is, yun nga, ano yung pinaka dito? Ito yung sa seven last word ang tawag ng this, yung cry of despair. Yung sabihin nito ay, talagang pigang-piga siya. Okay, naranasan niya yung kahirapan sa kaluluwa, sa emotion, at sa physical. Kaya napapatawag siya sa Ama, di ba? At ang magandang point din dito, bakit kailangan mag-Hebrew siya? Or Aramaic ba yan? Kasi ang explanation daw dyan is parang tayo, dahil napunta ka sa Amerika, eh siyempre, mag-English ka. Di ba? Ouch! Nasaktan ka. Okay lang yun, di ba? Pero pag talagang nasaktan ka, ano, mag-gagawin ka. Ay! Okay, mag-mumura ka, hindi gagawin yun, ha? Pero tayo, di ba? Pag galit na galit, baka pamura ka, hindi ka mag-English eh. Di ba? Pag galit na galit ka na, may hinasabihan ka. Basta nasa height ka ng emotion, ganun din sa pag-ibig, kung ano man yan, di ba? Magsasalita ka sa yung native tongue. So, yun lang yun, wala lang masyado mag-ano. Pero, yung sabihin lang is, talaga nasa despair ng Panginoon. Okay, yun yung binibigyan rin din sa seven last words. Okay, siya yung Diyos, pero siya rin yung tao at the same time. Kaya, hinayaan ng Ama na maranasan niya to. Kaya, grabe yung naranasan ng Panginoon. Ramdam niya lahat yung sakit. Pati sa kaluluwa niya, pati sa emotion niya. Some of them that stood there, when they heard that, said, the man called for Elias. So, siyempre, ano yung sabihin nun? Hindi naman nila kasi narinig. Parang yan, di ba? Hindi naman siya nakamike. Ang siyempre, Eli, eh, di ba? So, parang mayroon, ano, so, Elias or Elijah, may pagkahawig kasi yan sa Diyos, El. Sinabi, El, di ba? So, anong lesson doon? So, ang lesson doon nakita ko is, minsan, yung ibang tao, kahit minsan tayo, ang Panginoon, sa salita niya, may sinasabi siya, pero hindi natin naiintindihan. Okay? May konti ka naiintindihan, El, no, El. May Elijah tinatawag. Hindi naman, ang Diyos na tinatawag niya. Diba? So again, hindi mo naiintindihan, subukan mong lumapit. O maintindihan mo yung sinasabi niya kasi layo mo eh. Diba? Tsaka ba't naman yung tatawagin si Elijah? Ano ba si Elijah? Lingkod lang din siya ng Diyos. Okay? So ganun din sa atin. Yung pag inaakusahan ka ng ano. O, tawagin mo na yung pastor mo. Huwag ka makasagot. Kaya nagtitiwala kasi pastor. Yung mga tira niya mga yan eh. Yung mga mang-asal lang ba? Huwag kayong papakuha doon. Kayo ay nagtiwala, nagligtasan yung Panginoon. So, bandang muli, ang Panginoon ang tatawagan nyo, hindi si pastor. Pag napahiya na ako kay pastor, hindi na ako siya, ano, ha? Dali. Si pastor lang napahiya, hindi ang Panginoon. Amen? Yeah. Kita niyo yun? Malaki distinction yun, ha? May ginagalang ako, pastor, nalaglag sa kasalanan. Therefore, walang Diyos. Layo doon. Ito ang Diyos, ang Panginoon, tapos si pastor. Ito lang yun na, ano eh, ang Panginoon ay yung nandun pa rin sa kanyang lugar. Yan. Amen. So, 48, a straightway, one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on the reed and gave him to drink. So, nabanggit natin sa dati natin yun, di ba?
So, yung iba, nagpalagay dyan, kasi siguro, ay, despair na to. Ay, paano, painumin naman natin. Kasi hindi tubig. Vinegar. Sino naka, ano, ako, alas din nga tayo nag-vinegar dito, di ba, sinala, yung... Pero isa, masarap din yan. May ginagampanan niya sa, ano natin, yung asin. Pako. Ganun niya, kailangan nga. Digestion. Adobo. Sa digestion, ha. Adobo. Vinegar. Pwede tutok na ako. Ang gusto ko sabihin dito, hindi mo gustong inumin nyo kung nauuhaw ka, di ba? Tubig ka. So dapat tubig at sana hindi mainit. Comfort. Sama yun. Okay? So anong lesson doon? So ang lesson po doon is, ang Panginoon niya, so dapat bigyan mo yan ng maayos sa tubig. Pero sa pagmamadali, o sa pagmamaling akala, diba? Ang daming church ngayon, okay na, may church tayo, mayroon na tayong praise and worship, okay na yun. Bakit ba, ba't yung baptism na ito, ba't doctrine na gusto pag-usapan? Di ba nakita? May worship na kami, laki na lang pagbibigay namin, tapos titirahin ko kami sa ibang bagay, sa doctrine na yan. Diba? Ba't ganun? Eh kasi nga, yun ang paglilingkod na gusto ng Diyos, pure. Diba? Malinis. Eh naglingkod ako sa Diyos, kumita ako, bakit ba? Yung support lang okay lang yun, pero kung talagang milyonaryo ka, preacher ka, ba't mo ako tinitira? Kasi hindi dapat ganun. Example lang yun, ha? Sa maraming tinitira, ba't yung baptist lahat tinitira? Diba? Kasi nga, para ma-warning din yung iba, hindi sila maging komportable sa mga false teacher. Saka yung sabi natin kahit baptist pa yan, eh, kung may maling na rin. Eh, yung ibang baptist dapat, yung kaming ano, baptist tayo. Kasi ito ay ibig sabihin nyo. Kaya nga tayo nagtitira kasi baptist tayo. Amen? Amen. Hindi sa ninyo negative way. Dapat mong gawin yung punahin mo, warningan yung iba. Si Paul, winarningan yung iba about yung ano ni Peter. Diba? So dapat ganun ang attitude natin, hindi yung kulang or maasim yung ating paglilingkod. Like vinegar. Yun po yun. Then, the rest said, let be, let us see whether Elias will come to save you. So, parang kanina pa rin. Ha, tingnan nga natin, kung ligtas na Elijah. Una, mali sila, hindi sila yung tinawag niya. Pangalawa, hindi rin siya liligtas ng Diyos kasi nga, yun ang gusto ng Diyos sa kanya at this time. Para maparusahan siya, hindi siya deserving, pero siya yung naparusahan. Hindi siya niligtas. Okay. So may ginag dito, halos lahat is nasa, again, hindi ko sinabi dito, lahat ng nagsabi dito is hindi ligtas or hindi maliligtas. Hindi ko sinabi yun. Yung ba dyan talagang nalilito rin? Tulad ng mga disipulo. Hindi alam eh. Ano ba nangyayari dito? Pero sila ay mali. Wala ko nakita dito ang tamang nagsabi dito. Ah, kaya siya namatay para tayo iligtas. Walang ganun. Wala pang nakakaunawa ng gano'ng kalinaw sa ginawa niya. Okay? Hindi niya namatay na siya. So, sabi niya, yielded up the ghost. Kung nagbabasa kayo ng Bible, yan lagi sinasabi sa isang tao namatay. Yung ghost, kaluluwa niya. Yung katawan, nanatili yung katawan, yung kaluluwa ay napunta na somewhere. Okay, so, yielded up, so, binigay. Huwag pinabayaan. Okay? So talagang patay siya. Namatay siya. Yung kanyang pagkatao. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake and the rocks rent. Pupunta tayo sa medyo ano. Hindi tayo pa naman tayo pero may mga kaguluhan dito eh. So una, paano na ano yun? Paano na sinong pumunit ng vein, di ba? Nag-aralan natin yan. Ano kulay ng vein? White. Ano kulay ng vein? Vein. Isa lang naman ang vein dyan eh, sa temple. Yung nakaharang sa Holy of Holies. Saka sa court house. Sa Holy Place. Yung windows, scarlet. Yan. Yung kulay ng gate natin. Yung kulay na yun. Purple, scarlet. Purple, scarlet. Blue. Blue. Di-design niya basta
Okay. Gold. May kulang yata. May kulang ba doon? Gold. Gold? Walang yellow? Okay, so napunit. Napunit. Oh. Napunit yun, di ba? Ang window yun eh. Walang nakakapasok doon kasi hindi sino lang. High priest. Yung high priest lang, once a year. Di ba? Sabi, hindi nalilinis yun. Hindi naman lalinisin yun, kalinis yun. Andi lang yun. Miracle ba yun? Kasi wala lang pupunit to, so miracle yan. Okay, mag-umpisa tayo sa miracle, matapos tayo sa miracle. Ang dami yan, ha? Pero hindi lang yung nangyari. Nagkaroon ng earthquake. And the rocks rent. Ano yung sabi ng rocks rent? Ano yung rent? Hindi yung upa. Napunit. Ano sabi? Napunit ba ang rock? Nabiyak. Yan. So, nabiyak. Nagadaan po ito sa 52. Pero sa 51, ano sinisimbolize ngayon ng, yung veil is na nahati. Pag nahati yun, ano nangyari? Again, ang silbi yun is para itago, di ba? Walang makakita nung nasa loob, hindi yung kabanala kasi ng Diyos yung symbolize nun eh. Hindi basta-basta tayo pwede ka po siya ng Diyos. Okay? Kaya mga bata, buti, medyo natututo na kayong, ano, di ba? Nalahimik. Tama yan, di ba? Kasi yung mga, kasi Aiden, buti tulog. Yung mga bata, walang pakialam, eh, nag-deserve mo, nagbabasa ng salita ng Diyos, wala akong pakialam. Bata ako eh, di ba? So, yung sabihin, hindi pwede, kunwari, church, basa ako dito. Ginawa mo lang yung salita ng Diyos, di ba? Alam niyo nang mali yan, di ba, mga bata, kaya malalaki na kayo. So, kasi bakit? Kasi banal to, banal ng Diyos, hindi mo yung iti-take as laho. Hindi mo yung, basta-basta yan. So, ganun din yung veil, hindi basta-basta. Gusto kong pumasok ko yan, gusto kong makita yung ano eh. Yung mana. So, kung gutom ako, kakainin ko yung mana. Eh, di ba yun? Hindi basta-basta, di ba? Pero ngayon, na-happy na ngayon yung nag-ahati sa Holy of Holies. Saka sa Holy Place. Ano yung sabihin nun? Ano yung sabihin nun? Hindi na banal, ha? Hindi banal ang Diyos. Ibig sabihin lang nun is, ano? Pwede ka nang dumiretso sa Diyos. Yung pagkamatay ng Panginoong Jesus, nireconcile na ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao. Si Jesus ang nagreconcile. Okay? So, hindi na kayo, hindi na tayo katulad ng dati na parang patawad ka, high priest pa dyan. Hindi, si Jesus na yung high priest. So, ngayon, may access na tayo sa high priest, si Jesus. So, pray mo lang, ano, napahinggan ka niya kung dapat niya pahinggan. Diba? So, yun. Actually, daming libro na yun ang mabasa mo. Yun talaga yun. Pero pwede kaya natin explain ng mabilis lang. Yun na yun. Ibig sabihin ba, hindi na banal ang Diyos. Banal pa rin siya, pero paano ka nga pupunta sa kanya? Ang high priest mo, si Jesus. So, si Jesus ba pwede mong lokohin? Ah, tinanggap ko na siya dati, pero hindi na. Hindi mo talaga siya tinanggap, hindi mo naiintindihan yun. Yung ginawa niya para sa'yo, mamatay siya, banal nga siya, Diyos pa siya. Hindi mo naiintindihan yun, therefore hindi ka naligtas ever since. Pero kung talaga tinanggap mo siya, naligtas ka, hindi mo nga siya mabasasin. Yun, may access ka na nga, pero sa pambagitan ni Jesus. Okay? Bilis ba, mga bata? Bagay mata. Pag lagi nyo narinig yan, mag-make sense yan. Pero pag wala na tayo dito, after mong Bible study, pag-isipan nyo yan. Yun yun. Okay? Intindihan nyo yan, basahin nyo yung Bible. Pwede rin magtanong. Ngayon, hindi lang yung veil, di ba? Yung earthquake nga. Ano nangyari nung nag-earthquake? The graves were open and many body of the saints which slept arose and came out of the graves after his resurrection. And went into the holy city and appeared to many. So yung dalawang verse na yan ay controversial. Kasi sabi niyo ba, wala na nakaintindi niya. Ano yung sabihin mo? Nabuhay ba talaga yun? Sila ba ay, ano ba to? Figure of speech ba yan? So again, ang interpretation sa Bible, yung pinakasimple na make sense yung kukunin natin. Ano ba sabi dyan?
And nagka-earthquake niya ata after na sinabi, yung graves ay nabuksan. So, pwede mong figurative yun? Pwede. Ano nang sabihin? Figuratively, ano nang sabihin? At sinabi pa dyan, talagang nabuhay sila, nagpakita at sa city sila pumunta. So, hindi ko makita ang figurative yan. Nangyari talaga yan. Pero mali naman ng iba is, hindi, ayaw nilang i-literal to kasi nga, ano yung sabihin nun, di nauna na sila sa rapture. Saan sila nagpunta? So, ang simple sagot dyan is, yung rapture kasi, yun ang unang resurrection. So, obviously, itong resurrection na to is hindi pa resurrection. Parang ano lang, parang Lazarus. Okay? Nabuhay sila panandalian, pero namatay ulit sila. Ganun yung kasimple. Dahil again, wala sinabi dito na, o oh, diba, kung hindi sila namatay, dito pa sila. Okay? May sinabi kong ano, after his resurrection. Saan po? And came out of the graves after his resurrection. Saan po yan? 53. And came out of the graves after his resurrection. And went into the holy city. Ano din? After resurrection of Jesus, yan. Okay. So medyo in advance lang nila ng konti. Kumbaga, yan. Nag-umpisa yun nung namatay si Jesus, and then nung na-resurrect siya, may mga naglabasan pa. Okay? So again, hindi po lahat, sabi lang dun, some. Okay? Many pala, sorry. So hindi lahat. So, merong mga dating believers, mga ligtas, no, na in-enable lang Diyos na siguro mag-witness din. Kaya pwede natin ano to kasi pag inag-aralan mo daw yung nangyari dito, paano ba natatapang mo itong mga Kristiyano to na willing din sila mamatay sa Diyos? Diba? Kaya pag tinignan mo yung mga pinubay ng Diyos, bukod nila sa nabuhay siya magmuli, ang dami niyang ginawa rin para na-encourage yung mga believers ng time na yan. So, including na rin ito. Okay? So, sige lang, isipin nyo lang yan. Hindi naman yan something na, ako, inigisip ako lagi yan eh. Ang nangyari dito. So, iba, pinapark ka lang, sabi ng iba, pag hindi mo maintindihan, huwag mo na unawain. Hindi ako naniniwala doon, kaya nga sa Bible. May katotohanan ng katuturo sa atin. Again, so, yun ang kapatid. Thank you, bro. Para ma-encourage yung ibang tao, mga mananampalataya. Okay, tuloy natin. Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things were done, they feared greatly, saying, truly, this was the Son of God. So, ang gandaming aral dito. So, yung centurion po is isang leader, di ba? 100 people ang nasa under sa kanya. Ano nangyari sa kanya? Nakita niya si Jesus, tinitingnan niya siguro, ito yung mga nag-expect, ano ba nangyayari dito? Ano nakita niya? Earthquake, kanina nabanggit, at those things which were done. So, hindi natin alam, siguro yung veil. Doon may nagbalita sa kanya, ah, ba't napunit yung veil? Tapos may nakita kami mga ano, nabuhay. Sabi niya, they feared greatly. So, maganda ba yung matakot? Yan. So, hindi magandang matakot, laging negative yan, except fear of yung tamang authority, which is God. Okay, sa mga bata, siyempre authority mo, which is magulang nyo. Tayo rin minsan, yung gobyerno. Okay, sa tamang ano lang, ha, pagsunod. Kasi, huwag ka mag-ano dyan. Kasi sabi sa Romans 13, may pinagkatiwala sa Diyos. Diba? Pero, yung pinakapagkakatakot na talaga natin ng Diyos. Especially sa kaligtasan, kailangan niya, di ba? Tatanggap ka ba sa Panginoon kung natatawa ka sa kanya? Hindi naman natin totoo yan. Eh. May fear dapat na tama. Tamang takot sa Diyos. At ito, I believe, nangyari ito. So, palagay niyo, naligtas si Centurion. Iniwala siya, eh, di ba? Na-determine niya, wala nga nag-witness sa kanya. Pero siguro yung na paulit-ulit na o yung mga kasi ito, nag-contribute na yung mga circumstances at malamang may nagsabi din sa kanya. Pero at this point, doon siya naniwala. Diba? Parang yung, again, yung tipon tapos.
So pag naniwala ka, yung tao, nakita mo tao lang, ito yung anak ng Diyos, iba yun. So nag-contribute yung mga miracle, nag-contribute yung mga dati niya narinig, at nagkaroon siya ng tamang takot sa Diyos, naligtas siya. Okay? So kaya tayo, hindi tayo, minsan ginagamit ng soul winning, minsan, tinitingnan natin eh. Pag yung tao, walang takot sa Diyos, anong gagamitin natin? Masabi si Jude, di ba? Sabi si Jude, save them with fear. Pwede yun. Hindi, walang takotan. E, pag yung mga tao kayo, wala nang takot eh. Tama ba yung tao, walang takot? Yung itap nun. Hindi maganda yun. Yung anak mo, walang takot. Kahit sa'yo, walang takot sa'yo. Ano, ang hirap nun. Walang takot sa batas, walang takot sa mamatay. Hindi rin maganda yun. So, dapat meron tayong tamang takot at nangyayari yan pag nakilala mo ang Panginoon din. At here I to preaching. Ito yung ginagawa natin. So, tati magandang takot sa Diyos ang mga tao. Sabi sa Bible, for the fear of God, ano nangyayari? Turn and people turn from iniquity. Tama yun. In the fear of God, yun. Kaya lang tayo talaga, kasi kasalanan niya na gusto mo eh. Bakit mo alisan yan? Pagtakot ka sa Diyos. Yun nga. Okay? So, hindi tayo magtatapos. Ang dami ka aral, no? Nakuha niyo ba lahat? Amen. Hindi niyo nakuha, tignan niyo yung recording. Amen. Steve, yung isa na, nanonood dyan eh. Oo. Kasi nga, naitindihan ko isa, hindi niyo makukuha lahat. Ang panahon ko dati, wala kaming ganyan eh. May panahon na nag-record din sa church, pero medyo low-tech pa dati kasi eh. Pinuhin mo, sabi nung nag-record, nasa tubig yung record. I-upload mo sa YouTube eh, pag may... Pag mabagal yung connection mo, parang ako din. Wala po. Puno-puno yung ano, hard disk ko. Ayoko na. Diba? Pero ngayon, pwede ka nung... Collection. Mga bata, yun ang pagkahiligan nyo. Kasi hindi mo nakuha ngayon lahat eh. Diba? Pakinggan mo ulit. Okay? Question. Wala. Okay, sige. Pray, Father God. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, nakita namin ang lalim po ng aral, lahat ng sinabi nyo, lahat ng ginawa nyo, mayroon kami pupukuha ng aral, at especially, Lord, ang inyong ginawa nitong katatilaan, Panginoon, kayo nag-sacrifice, nakita namin yun, you're willing, at hindi nyo po inadlangan yun, yung plano ng Ama, ang plano niya po, Lord, na paano maliligtas ang tao, even na kayo po nga, ang Panginoong Jesus, kayo po, nahirapan na lamak, ito'y dinuraan, ito'y nilait, misunderstood sa maraming place pa rin. So, ngayon na pagdindihan namin ito, even yung mga bata dito, Lord, na bata pa sila, maka-appreciate nila pa rin ang ginawa niya sa amin. So, masabi nila, ligtas na sila dahil sa nagpapalataya sa iyo, matagdagad ng mga nagpapalataya na ito, hindi sa kalitasan, hindi lang sa tapat sila na sa'yo nila, Lord. Sinong fear, tamang matakot, sila po maglingkod sa inyo dahil ang ginawan ko ito at nakina. We pray na sumigaw alam, Lord, in our lives. We pray, Lord, na for this pestilence na mayayari, Panginoon, ay alam mo, Lord, na patawahin mo, Lord, Panginoon. Sa church, Lord, ay po hindi nyo natawad, Lord, hindi na sa amin, hindi pa sa aming bayan, sa limutan, Panginoon. Diba, lahat po ay maging malambot ang puso, Lord, sa inyong salita. Nakita namin na kayo yung papatawad. At minsan, may time, Panginoon, na kayo lang napupuno rin, kailangan ako yung paalalahanan. Wala kayong magagawa. Pag kayo kamay nila kumilos, pag kayo may nagparusa, kung ang makakadla. Dahil salamat po, hindi nyo pa binababala itong judgment. Pray, kaya na kong maligtas, kayo din ang church. Yung papatuloy sa meaning which kung bagay po pinumanan po namin sila sa physical nila po ngayon. Ipunan natin in Jesus' name, pray. Amen. Amen.